So emergency fund, protect investment against put and take. Also avoid debt. So pag may emergency fund tayo, no, hindi natin magagalaw yung investment natin, which is dapat long term kasi siya, no? At hindi na rin tayo napapautang. Okay? So ano ba yung mga emergency na yan? Ito po yung mga, syempre, hindi naman natin talaga pinipredikto, no? Talagang biglaan yan, no? Like yung na-dengue po yung anak ko, namatay yung kuya ko. So lahat naman yan, hindi na rin ine-expect, no? Importante po meron tayong emergency fund. Sabi nga dito, extended care for aging parents or in-laws, di ba? So kailangan may extra tayo, pantulong. So major repair due to accident, no, car, house, appliances. Catastrophe, superstorm, earthquake, pandemic, accident. So pwede po talaga mangyari yan, no? And sudden loss of income. Ito po yung pinakamahirap pag nawalan tayo ng income. Or malugi yung negosyo natin. Kaya importante nga po meron tayong backup career. Okay? Pakitype nga po dyan, backup career. Kasi ang mga mayayaman po may 7 sources of income. Kaya kahit nag-pandemic, syempre naapektuhan din sila. Diba? Ang dami rin po nagsarang store sa mall. Pero mayaman pa rin sila. Kasi meron po silang multiple sources of income. Okay? So, charging your emergencies to debt will create more problem. Ayan na nga po, no? Nagiging emergency fund natin ng ating mga anak, emergency fund ng kamag-anak, di ba? Yung OFW na kamag-anak. So, or tayo mismo, nagiging emergency fund ng pamilya. So, importante, tayo may financial education at i-share din natin itong financial education sa ating family. So, ayan, sabi nga po dito, pautang nga kasi mga anak na yung wife ko. O, di ba? Mabilisan talaga pag may nangungutang sa atin, di ba? Pero sabi nga po sa training, yung panganganak naman po hindi emergency dahil 9 months po yan sa tiyan eh. Di ba? So, yun nga po yung nabanggit ko sa inyo kanina, magka-college na yung anak, saka pa lang naghahanap ng pagkukuhanan ng tuition fee. Di ba? Yung iba po nangungutang or nagagamit yung emergency fund sa mga travel, di ba? So, again, importante po na equip tayo sa knowledge, no?